Good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel. At nandito tayo ngayon sa harap ng Apitong Model Unit, a project of Talanai Homes, which is located here in Barangay Sapang Biabas, Mabalacat City, Pampanga. This model unit ay meron pong 2 bedrooms, 1 toilet and bathroom, at meron pong 1 provision for carport. Meron po itong minimum lot area na 65 square meters at floor area na 50 square meters. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pala ka-subscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila, kaya wag na po nating patagalin. Let's begin! Tayo ngayon sa harap ng Apitong Model Unit. So Apitong Model Unit is the upgraded version po siya ng Apalit Model Unit. If you will watch yung mga videos po natin, you can watch it sa YouTube channel po natin. We can flash it on the top right corner of our video. So this is the upgraded version. So the Apitong Model Unit. Napakaganda po ng kanyang facade and the design. Meron po siyang combination po ng smoke gray and mocha wall paint accent exterior. So, at the same time po, yung kanya pong lot area, kagaya po na nabanggit po natin, 65 square meters po siya. Same lang din po siya ng Apalit Model Unit, pero mas lumawak po yung kanyang floor area. Previously, ang Apalit Model Unit is nasa 45 square meters po yung kanyang floor area. Ito po, nasa 50 square meters. Yung kanya pong ground floor, meron pong 24 square meters na floor area. And then the second floor, meron po siyang 26 square meters na floor area. So dito po sa kanya pong facade, as you notice, meron siyang estimated na 3 meter setback. As you can see, meron po silang landscaping dito. Always remember po, lahat po ng tinitour po natin, kadalasan din sila po ay mga model houses. So ibig sabihin, mga nakikita nating design dito are just sample in interior and exterior design. Pero nagkakaroon kayo ng idea ng mga bagay na pwede nyo pong gayahin kapag kayo po ay bumili ng ganitong klaseng bahay. So dito po, pwede nyo kayo mag-setup ng pocket garden or you can have a setup ng basic landscaping kagaya po nito na nakakadagdag ng elegance and aesthetics of, to the overall facade of the unit. And then dito po sa area nito, yung nabanggit po natin na meron po siyang mocha na wall paint accent. Pagkatapos dito, there are 2 panel sliding glass window. So mamaya po, pagpasok natin, papakita rin po natin yan. Then meron po siyang turnover na outdoor lights. And then yung ating pong pintuan, this is a steel door. Elevated yung kanyang doorstep. Pagkatapos po, hindi po kasama itong turnover na pave po natin. Sabi ko nga po, sample design lang naman po ito. And then, makikita po natin dito na meron po siyang setback. Ito po, adjustment na nagsilbing balcony po nung sa bandang second floor. Balcony po yan. At the same time, nagsilbi na rin po siyang canopy dito sa ground floor. Pagkatapos, aside pa po doon, meron na rin po tayong canopy here. Yan, sagad po siya dito sa pinaka-common firewall, all the way straight dito sa edge po ng ating 2-panel sliding glass window. Ang gusto ko po dito sa kanya pong facade, meron po siyang design. May yung ating accent exterior wall, meron po siyang horizontal lining. Na parang ano po ito eh, usually ito po yung mga modern contemporary design sa atin. So at the same time, kitang-kita rin po dito sa ating harap, yung sa bandang second floor, meron po siyang
tapos meron po siyang steel railing. Sabi ko nga po, upgraded version po ito ng apalit model balcony, pero halos kalahati lang po ng bahay. And then dito po, in-extend po nila yan. Pagka-extend po nila, doon po silang naglagay ng vertical wood slat. At the same time, yung firewall po nila, ang kagandahan po dito, hindi po siya flat yung design. Meron din po siyang mag-accent. Tingnan nyo na meron po siyang paint na mocha. Tapos po yung white color. So napakaganda ng kanila pong turnover. Makapal din po yung kanya pong ating firewall. And then let's move in this area. So this will be your provision for carport. So yung ating property line, setback niya po, yan, estimated mga nasa 1.5 meter setback space. All the way straight hanggang dito. So kasyang-kasya po yung sasakyan niyo po na may sedan, hatchback, or Fortuner, pwedeng-pwede po siya. So before tayo pumasok sa loob, so ito po yung ating access door sa formal dining area na mamaya ipapakita po natin. This is a two-panel sliding glass door which serves as a lanay na rin po. Then as we move back, ito naman sa area na ito, ito po yung space po natin. Ito po yung property line, nakikita nyo naman po hanggang dito po sa tinuturo kong ito. Malaki pa yung space na you can make this as a service area or extension ng bedroom, third bedroom, para dun sa kung may kasama po kayong elder, dito na lang po siya magkakwarto or dirty kitchen. Well, it's up to you kung paano nyo po gagamitin yung mga available space na ibinibigay po dito sa model unit na ito. Ayan. So we also have access dito sa ating back door. This is also a steel door kagaya ng ating main door. Yung sabi ko nga po, since this is the upgraded version of the Apalit model, yung toilet and bathroom nila nasa loob. So ito po, space pa ho yan. Pero ang ginawa po nila dito, kaya lumawak yung floor area sa ground floor, minove po nila palabas. Kaya mas lumawak po yung ating area dito sa loob. Ayan po. So, yung ating mga roof eaves po, spandrel roof eaves po siya. And then, pasok naman po tayo sa pinaka-interior space para ma-appreciate po natin yung ganda ng property na ito. So, tara po. Okay, so as we go inside, na-discuss na po natin yung exterior details. Pag-usapan naman po natin yung interior details ng Apitong model unit. So this is an open concept space. So ibig sabihin, kagaya po nung nababanggit natin, if madalas kang nanonood ng ating video, walang masyadong partition. At lagi po nating tatandaan na ito ay isang model unit lamang. Dressed up model unit. So, sasabihin natin sa video na ito kung ano yung kasama sa turnover at hindi kasama sa turnover para hindi po sila ma-confuse, lalo na sa mga naghahanap ng property here in Mabalacat City, Pampanga. Baka akala po nila kasama sa turnover po to. So, i-identify natin isa-isa. Okay. So, pagpasok po natin, sa left side natin, this will be our staircase, which we will discuss later on. Unahin natin yung formal living area. So, this is our formal living area. Or, although wala pa siyang sofa, you can place like a three-seater sofa here. Pagkatapos dito, center table or L-shaped na sofa. Meron pa siyang space sa ilalim. Well, kapag na-turn over na po sa inyo yung bahay, kayo na po bahala kung paano nyo gagamitin or i-maximize yung mga available space. Then as we notice, meron po tayong available na electrical socket here and another here. So four electrical socket na magkabila po yan. And then, dito naman po sa area na ito, we have our two-panel sliding glass window. Wala po akong nakikita ng screen. So, pero sabi ko nga po, dinidiscuss lamang po natin kung ano yung nakikita natin. Anyway, and then dito naman po sa area na to, sa ibaba po ng sliding glass window, meron pong another two electrical socket. Dito po sa malapit naman po sa pinto, we have a switches here. Possible na ito pong switch na to, connected po yun sa light natin, dito sa nakatapat po sa ating staircase. Yung height natin, floor to ceiling po, mga nasa estimated more than 9 feet po siya. At yung ating flooring, yung tiles sa ating flooring, 40 by 40 centimeter dimension ceramic floor tiles. So yan po yung ating turnover. As we move in this area naman po, this space will be used as your formal
dining area. Ang masasabi ko po dito, pwede nyo pong maglagay po kayo dito ng 4-seater dining table connected dito sa ating lanay. Ang kagandahan po noon, kapag nag-grocery kayo, may binili kayong pagkain, syempre, may mga living area po ito, maglalagay ka ng TV console dito. Maaabala po pag doon ka pa dadaan. That's why it is an important part of the house na meron kang access dito para hindi na po hassle. And then dito naman po, meron po tayong switch breaker here. Ito po yung ating main switch breaker. So nandito po siya malapit sa ating lanay area. And then, dito sa pinakalikod naman po, meron na tayong another 2-panel sliding glass window. And then pag-usapan naman po natin itong part na ito. Ito po yung sinasabi ko na hindi kasama sa turnover. Sa just, this is just a sample interior design. Pero this will give you an idea na pwede kayong maglagay ng center island here. Tapos as we move along, ito naman po yung turnover na kitchen countertop po nila. Meron po siyang turnover na 60 by 60 centimeter black tiles yung ginamit po nila with a single stainless steel sink tsaka faucet. Tapos meron po siyang mga below cabinet po dito. Yan, mga below cabinet po yan. Oh. Tapos meron pa siyang drawer na turnover. Dito po makikita po natin na naglagay po siya ng kitchen wall vinyl cladding. Pero hindi po kasama sa turnover po ito. So ang kagandahan nito, kayo na pong bahala kung paano nyo i-interior design. So pwede nyong gayahin po ito. At least pag naghugas kayo ng plato, nagluto kayo banda sa area na to, eh protection na rin po yan doon sa pader. Pagkatapos, you have space here na available kung saan kasyang-kasya po yung stove or oven, microwave oven. Sa area na to, maglagay lang kayo ng patungan. Meron siyang available na 2 electrical socket dito. And then, another cabinet on top of the kitchen countertop. Hindi po kasama sa turnover po ito. Pero sabi ko nga po, pwede niyong gayahin kung saan we have a customized cabinet here with shelves. Ayan, nasa inyo po yung diskarte po. Then as we move forward again, ito po yung ating 1 toilet and bathroom. Yung turnover po nila, this is a brown flush door. Meron po siyang wooden texture design. And even the yung ano po, door jamb po niya, ano po siya, steel door jamb po. Ayan, kinakatokos niya. So that's why I can check that this is a steel door jamb. And then, meron po siyang turnover na wall mount lavatory, water closet, with shower tsaka faucet. Isa lang yung drain niya. This will be the main drain. Wala siyang partition po dito. So, kayo na po bahala. Pwede kayo magpalagay ng glass enclosure. Yung tiles niya po, wall tiles, halfway lang din po siya. Pagkatapos, dito, ano po siya, naka-plastering na po. We have a awning type window here. This is a glass awning type window. So, it will serve also as a air vent. Yung height floor to ceiling, mga nasa 8 feet po siya. Then, dito naman po sa part na to, may nakabang na switch. Okay. Pagkatapos po, sa go back again, dito sa ating staircase. So, these are stair treads. Tapos, ito po yung ating metal frame na steel handrail with a steel railing. Ayan po siya. Pagkatapos, so yung lapad niya po, nasa 1 meter space na rin po siya. Kaya ideal po talaga na kapag magbibili kayo ng bed frame, I suggest na yung bilihin niyo po yung mga ina-assemble. And now, let's go upstairs. So, as we go upstairs, so the difference ng ground floor at saka second floor. So, dito sa second floor, hindi po ceramic floor tiles yung ginamit po nila, kundi vinyl tiles po siya. Pagkatapos, you still have mga nasa 2 meter na walkway dito para access dun sa ating dalawang bedroom. Pero bago tayo pumunta dito sa bedroom na ito, ito muna pong bedroom dito sa aking right side. Ayan. So as we go inside, yung kanila pong pintuan, this is a wood door po siya with doorknob. Yung door jamb po nila, steel door jamb po siya. Yung height floor to ceiling, estimated mga nasa more than 8 feet or like 9 feet. Pagkatapos,
kasyang-kasya po dito yung queen size bed, and then you still have another space here. Although wala tayong nakikitang bed frame dito, I can say na kasyang-kasya talaga dito yung queen size bed, since may mga experience na po tayo nun sa mga model unit na nakapag-house tour tayo. By the way, yung turnover niya, hindi po kasama yung fluted panel. So, nasa inyo po. Actually, ang ganda po ng pagkaka-turnover po dito na ito, model unit po, no? Ang turnover po ng mga interior wall po natin is white finish. Sabi ko nga po, hindi kasama itong fluted panel with the electrical socket here. Kayo na po bahala. Pwede niyo pong gawing inspiration po ito ng inyong design. And again, ito po mga shelves na nakikita natin, hindi po kasama po yan sa turnover. Pero yun nga po, at least may space ka pa dito na pwedeng i-maximize. So, malaki po yung space. Actually, this will be your master's bedroom. And even the ceiling dito, wala po siyang accent ceiling dyan. Flat lang po talaga yung design. So, nasa inyo naman po kung paano nyo gagamitin po or interior design po yung inyo pong bedroom dito. Meron tayong mga available na 4 switch po dito. Mga 4 switches. Ayan. Pagkatapos dito po, ito po yung mga kasama sa turnover. We have awning type window, tapos fixed corner window, and also another 3 awning type window here, which serves as an air vents. At the same time, it will emit natural lighting. So maganda po siyang tignan. And then, dito po, another 2 panel sliding glass window. Wala po siyang screen na kung nakikita sa turnover, pero pwede nyo naman pong palagyan, I guess. Pagkatapos, this will be your glass door access to the balcony. So ito po yung ating balcony. Ang masasabi ko, yung dimension niya po, nasa, I guess, this is a 4 meter by 1 meter dimension. Meron po siyang steel railing po dito. At saka yung ating flooring, ano po siya, matte finish po yung pagkakablastering po siya. Wala po siyang tile accent. And then dito po, ito po yung nabanggit po natin. So correct ko lang po yung nabanggit ko na hindi po siya vertical wood slat, kundi ano po siya, steel, vertical steel slat. So yan po, design po siya. Meron po siyang color accent. So ang ganda ng pagkakadesign po niya. Pagkatapos yung height, mga nasa floor to ceiling po, 7 feet dito sa ating balcony cover. Yan po. So napakaganda. Ang kagandahan nga po pag nagkakaroon ng balcony, of course, stress ka, labas ka lang sa balcony, check nyo po yung tanawin po dito. Yun po, pakita ko lamang po yung area na yun, yung tinuturo natin. That will be your swimming pool. Meron pong swimming pool na amenities dito. Meron pong function hall po doon. And then somewhere dito sa area na tinuturo ko, yung basketball court. So napaka-elegant po. And then, let's go inside again. Okay, so nandito tayo ngayon ulit sa loob. And now, let's check naman po yung bedroom number 2. So, ito po yung ating bedroom number 2. So, spacious din pala siya. At saka, yun, mas pahaba yung kanyang dimension kumpara doon sa master's bedroom. Actually, kasya pa dito, king size bed frame eh. Sagad nyo lang po doon. Tapos hanggang dito po siya. You still have at least 12 inches space na setback. Tapos po, hindi po kasama sa turnover po itong ating loft bed. Tapos, sabi ko nga po, yung mga interior wall po natin, white finish ang turnover. Pero dito, naglagay po sila ng green color, tsaka smoke gray. And then, meron po mga, ano po dito, fluted wall panel na nakakadagdag po ng design and accent dito sa interior. Pagkatapos, meron po tayong available na 2-panel sliding glass window here. And then, dun sa part na iyon, awning type window. And then another awning type window here. Ayan. Tapos may abang na po siyang electrical socket for the aircon. So I think pwede nga dito yung ano eh, yung window type aircon sa part na ito. Yung height floor to ceiling, mga nasa estimated 8 feet po yung kanyang taas. And then yung kanya pong pintuan, similar lang po siya ng ating bedroom number 1. Kahoy po yung pintuan po nila with doorknob. Door jamb is a steel door jamb. Tapos dito po sa part na to, may mga 3 switches. Hindi po kasama itong mga shelves dito na floor to ceiling. Pero, pwede niyo po siyang gayahin. And then, napansin ko rin po, sa baba po ng ating loft bed, ayan po, meron po ang electrical socket here.
Ayan. So usually, mga nasa dalawa yung electrical socket natin dito. Check natin if meron dito sa likod. So wala po siya. So possible, kung hindi siya one, nasa side po siya. So silipin natin. So I guess isa lang talaga yung kanyang electrical socket. Anyway, so now na nakita na po natin yung mga interior details ng Apitong model unit. Now let's go outside dun sa fasad. Tara po. Now na napag-usapan na po natin ang interior at exterior details ng Apitong model unit. If may mga details ako na hindi nabanggit sa video na ito, please don't hesitate to comment on our comment section. By the way, kagaya po na nabanggit natin kanina, yung mga amenities na meron tayo dito na pwede natin gamitin, we have the swimming pool, function hall, basketball court, at saka meron tayong mga parks na pwedeng gamitin po dito. Malapit po ang area na ito doon sa mga naghahanap ng property near Clark area. So perfect po ito within Mabalacat City. And then, kung gusto niyo pong mag-site tripping, provided na rin po yung aming mga mobile numbers, Viber, WhatsApp, email address, and you can also check our Facebook page na naka-indicate sa description box. If you want to know the price of this model unit, so naka-indicate na rin po siya, or check niyo po yung aming description box para makita niyo po yung sample computation. And kung matagal ka nang nanonood ng ating mga videos at hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na palagi po naming i-upload. So once again, this is John Kevin. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless!